So, ang uploading naman po ng supporting documents po, katulad din po ng nabanggit po namin kanina, based po sa civil status po ng namatay po nating member. So, halimbawa po ay single si deceased member or pensioner, apat po yung kanyang isasubmit. Proof to establish SSS membership of the deceased member or pensioner. Kailangan din po niya magsubmit ng death certificate, proof of payment of funeral expenses or yung official receipt, and yung nadagdag po yung certificate of no marriage record or CENOMAR nung namatay po na member. If the deceased member naman po or pensioner is married and yung claimant naman po ay yung surviving legal spouse, kailangan po niya mag-submit ng 3 or 4 documents. So, una po yung proof to establish SSS membership of the deceased member, yung death certificate po nung deceased member, and yung marriage certificate po. And yung proof of payment of funeral expenses or yung official receipt po, optional lang po ito, pwedeng hindi na po siya mag-upload or mag-submit. If ang claimant naman po ay other than the legal spouse, so proof to establish SSS membership of the deceased member or pensioner, death certificate of the deceased member or pensioner, proof of payment of funeral expenses or yung OR, and any of the following po, whichever is applicable. Una po yung duly notarized waiver in favor of the claimant, duly signed by the surviving legal spouse. So, halimbawa po nito, ang claimant po ay hindi po yung legal spouse and meron pong legal spouse. Since priority po si legal spouse, kailangan po niyang mag-submit ng waiver po na galing po kay legal spouse na inaallow po niyang mag-claim, no, kahit hindi po siya yung priority. And pangalawa po, duly notarized affidavit as attested by 2 disinterested persons stating that the surviving legal spouse did not pay for the funeral expenses or cannot be located. So ito naman po kung hindi po tayo makakuha ng waiver sa surviving legal spouse, pwede naman po yung duly notarized affidavit as attested po ng 2 disinterested person. And in case naman po na wala na rin po yung legal spouse, namatay na rin po siya, pwede po yung death certificate of the legal spouse, including po yung marriage certificate with the deceased member. So, may mga case pa rin po tayo na nire-require po natin na over-the-counter na lang po yung pag-file as may be determined po ni SSS. So, the above-mentioned supporting documents po shall be submitted together with the following. Yung funeral benefit claim application form, yung valid ID, and yung proof of disbursement po. At duly notarized affidavit stating that he/she paid for the funeral expenses. If claimant po ay yung surviving legal spouse, yung surviving legal spouse and proof of payment of funeral expenses is not available. So ito po, summary lamang po ito, summary table po nung documentary requirements dahil po medyo marami po siya and nakadepende po sa civil status po and nakadepende rin po sa relationship po ni claimant kay deceased member. So dito po sa first column, ito po yung mga documents po na kailangan isubmit, no? Kapag dito po muna tayo sa single, halimbawa single po si deceased member, kailangan po niya mag-submit ng proof of SSS membership, death certificate, marriage certificate, itong proof of payment of funeral expense and yung CENOMAR, itong apat po. In case naman po na married po si deceased member at ang claimant naman po ay yung surviving legal spouse, proof of SSS membership, death certificate, marriage certificate, and yung proof of payment of funeral expenses or yung OR po ay optional. So, manaka-note po na surviving legal spouse may submit po ng proof of payment of funeral expenses. So, kung hindi po siya nakapag-submit, ire-require po siya, no, mag-certify online or submit a duly notarized affidavit
stating that she paid for the funeral expenses of the deceased member. So, in case naman po na married at ang claimant ay other than the legal spouse, so, kailangan din po yung proof of SSS membership, death certificate, proof of payment of funeral expenses, and yung additional supporting documents na nabanggit po kanina. Next po, yung proof of payment of funeral expenses. So, sa ating pong old guidelines and sa ating revised guidelines, parehas lamang po. Reimbursement po ito ng expenses as indicated po sa proof of payment o yung sa kanyang official receipt na pinasa, but not to exceed the amount of funeral due. So, dito po, example po, ang amount po na available funeral benefit based po sa computation na nabanggit po natin kanina ay 25,000. And ang amount naman po ng sinabit po na kanyang OR ay 20,000 lamang. So, dahil reimbursement po ito ng expenses, kung ano lang po yung nasa kanyang OR, yung 20,000, yun lang po yung ibabayad po natin kay claimant. Sa case naman po na mas malaki po yung binayad po ng ating claimant, halimbawa naman po yung nasa OR po niya ay 50,000, pero ang funeral benefit lamang po sa ating na-compute kanina ay 40,000, so 40,000 lang po yung makiklaim po nung claimant, kahit nagpasa po siya ng mas mataas po sa value ng funeral benefit po na kanyang makiklaim. Next po yung acceptable funeral expenses. So, sa old guidelines po natin, yung funeral expenses may include the following, yung embalming, purchase of coffin, funeral services for the dead, to include church service fee or its equivalent if from other religion, cremation or interment, a niche cemetery, memorial lot, or columbarium. So, dito po, pinapayagan din po natin mag-submit yung mga preferred beneficiaries po ng affidavit of funeral expenses po in case po na wala pong OR na mapakita. Pero sa atin po ngayong revised guidelines, yung atin pong funeral expenses limited to the following only na lamang po. Embalming services, burial transfer services and permits, funeral services including church fees or equivalent in other religions, cremation or interment services, purchase of rent of coffin, purchase or rent of niche cemetery memorial lot, columbarium, and yung nadagdag po yung payment for memorial or funeral insurance plan. Halimbawa po yung ginamit po na plan sa namatay na member ay sa inyo po, maaari nyo po yun ipakita as proof of expense po natin. Next po, yung submission po of certification of availment of memorial or funeral insurance plan in the name of the deceased member. So, sa atin pong old guidelines po, pwede po masubmit po ng mga preferred beneficiaries yung kapag nakapangalan po yung insurance plan po sa namatay na member. Sa atin pong revised guidelines, almost the same din naman po, pero specifically stated po yung children, parents, or legal heirs only. Dito naman po tayo sa documentary requirements po, no, na kailangan pong ipasa kapag magpa-file po ng funeral. For all claimants po, proof to establish SSS membership of the deceased member. So, sample po nito yung UMID card ID or yung employer records po nung namatay na member na naka-indicate po yung kanyang SS number. Next po, proof of death or yung death certificate. Next po, yung proof of payment of funeral expenses or yung official receipt. So, take note lang po na kapag dependent legal spouse, hindi na po sila required na mag-submit pa ng proof of payment. Pwede po nilang sila mag-undertake po ng certificate, certification of undertaking na sila po talaga ang legal spouse and sila po yung nagbayad talaga ng funeral nung namatay po na member. Sa ating naman pong revised guidelines po, no, naka-base na po yung submissions sa civil status po nung namatay na member. Halimbawa, si member po ay single, sa lahat po ng claimant, kailangan po mag-submit ng proof to establish SSS membership of the deceased member, death certificate, official receipt or OR, and may dadagdag po tayo yung SENOMAR para mapatunayan po na single po talaga ang namatay po nating member.